Good afternoon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod na abogado. Ang abogado ng masa, si Attorney Carlo Nicolas para sa Ang Buhay at Batas. At happy Friday po. Yes, Friday. April Fool's Day, April 1, 2022. Alam niyo, binasa ko kanina kung ano ang origin ng April Fool's Day. At well, nakita ko lang sa history.com na ang sabi daw nila, kasi raw nung dati, bago yung ating kalendaryo ngayon, ang tinatawag natin Gregorian calendar, sa huling ang last day of the year talaga yung end of March. So parang April 1 ng New Year. Pero nung nagpalit at ginawang Gregorian calendar, napunta na ng January 1. Yun nga lang, meron daw hindi mga nakatunog na iba na akala nila April 1 pa rin ng New Year, nasa dating kalendaryo pa rin. So ang tawag raw sa kanila ay April Fools. Well, isa lang sa mga probable origins ng April Fool's Day. So ngayon po yung panahon na pwede tayong mambiro. Wag masamang biro ha. Mang-joke o mambiros kasi nga April Fool's eh. Sige, hindi biro ho yung isasagot ko na itinanong sa ating Facebook page po sa via private message. Totoong sagot po yun ha. Hindi po April Fool's joke. So para po sa mga ngayon lang po nakapanood ng ating live stream po, meron po talaga tayong regular show every Tuesday. 12 o'clock hanggang alauna ng hapon. Pero po, meron kami mga live streams ni Atty. Nikki. Tulad kanina si Atty. Nikki, may sinagot na katanungan. At kayo naman po, kung may tanong po kayo, maski anong tanong tungkol sa batas, pwede nyo pong i-PM sa amin. Private message po sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas at sasagutin po natin yan sa ganitong episodes or sa ating regular show nga po sa Tuesday. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa ating program. Kasi nga po yung TikTok, parang nakakato, biglang nadagdagan na po ng medyo marami-rami na po mga members na nagpo-follow. O nga po, may TikTok page po kami. And aside from that po, patuloy pa rin pong dumadami ang ating mga katropa dito sa Ang Buhay at Batas, nagpo-follow sa atin sa Facebook at sa YouTube. So, kung meron po kayong mga kaibigan, kabarkada, kamag-anak, na siguro from time to time may mga tanong legal, maaari po kayong sumangguni sa ating Facebook page or mag-private message po sa atin at sasagutin po natin. And for bago natin puntahan yung katanungan, yung mga katropa natin na kasama natin ngayon, sige, batiin muna natin si Edwin Painting. Good day, attorney. Sabi ni Edwin, good day din sa'yo. At si Siano Jr. Videos, hello po, attorney. Hello din to you. Si April Desen, good day po, attorney. And dito rin naman si Maria Lourdes Bailon Lagos. Blessed afternoon, attorney Carlo. God bless, stay safe. Watching from Hong Kong. And si LC Marie, good day po. And si Donis Guerra, good afternoon po sa lahat. God bless us all. O yung mga pala, nabasa ko kahapon sa, syempre, parang humihina ng dyaryo. Wag naman sana kasi traditional form yun kung saan natin makukuha ang reliable na information. Nabasa ko online na parang ang baba na ng COVID cases natin ngayon, nakakatuwa para sa ating bansa kasi siguro nakakabangon na tayong unti-unti amid in the midst of yung pagtaas ng presyo ng krudo sa ating bansa eh, maski pa paano nakakabalik na tayo sa normal. Pero yun nga lang sana, ingat-ingat pa rin po tayo kasi may sakit pa rin po na sa ating na kumakalat po. Si Teresita Velasco Cruz, good afternoon po. God bless sa inyo, Attorney Carlo from Korean Outlet. And si Lalay Bayang Sanchez, hello, attorney. And finally, si Jolito Solis, good afternoon po, Attorney Carlo. Sige, puntahan na natin yung katanungan na ipinadala sa Facebook page. Ang tanong ay nanggaling kay CJ. Ang tanong ni CJ, hello po, good day ma'am and sir, may tanong po ako. Pwede po bang gamitin ebidensya sa kaso ang message conversation sa FB Messenger o voice call message? Sige CJ, salamat sa katanungan mo at sa pagsubaybay at pakikinig sa ating palatuntunang Ang Buhay at Batas. Alam niyo po, since 2001 pa, even before nagkaroon ng social media, even before naging sikat yung Facebook at yung Twitter at kung ano-ano pang mga social media applications yan, meron na po talaga tayong rule of electronic evidence na pinapayagan po yung mga ganitong electronic messages na gamitin sa maski anong uri ng kaso. So hindi lang po sa cyber libel, even sa mga kaso ng utang, pwedeng gamitin yung messages. Or kung may damages, pwedeng gamitin yung messages na yon. Kaso para sa lupa or para i-prove o patunayan na meron talagang kasunduan sa pagitan ng dalawang tao, pwedeng gamitin yung mga ganitong electronic messages kasi tanggap na po yan ng ating rules on evidence, tanggap na po yan ng Supreme Court. Ang pinakamahalaga lang po natandaan doon ay dapat mapatunayan na authentic yung messages na yon. Alam naman po kasi natin ngayon, napakadaling mag-photoshop. Kunwari, yung pangalan ng tao,
ika-crop mo lang, tapos papalitan mo ng pangalan ng iba na parang pinapahiwatig na ang nagsabi or nagpadala ng message na yun ay ibang tao. Napakadali po talaga. So, dun po pumapasok yung tinatawag nating authentication. Ano ba yung authentication? Sa madaling salita, para lang patunayan na totoo talaga yung electronic message na yun. Hindi po mahirap ang rule ng authentication. Ang kailangan lang pong patunayan ay, una-una, yung message na yun ay lawfully na natanggap, meaning hindi mo hinak para sa iyo talaga, or ikaw talaga yung nagtanggap, nakatanggap, o ikaw talaga yung nagpadala. Unang-una yun. Pangalawa, kailangan ng patunayan ng mo bilang nakatanggap or pinadalhan ng message or nagpadala ng message kung ano yung ginamit mo na message na padala yung mensahe na yun via social media. Anong ginamit mo na mode? Ano ba to? Cellphone ba to? Computer ba to? Pangalawa, kailan mo ginamit? At pangatlo, anong circumstances? Bakit mo pinadala? So, yun yung tinatawag natin authentication. Siyempre, kung ikaw bilang nakatanggap or nagpadala ng message ay tumestigo na sa korte para patunayan yung authenticity ng message na yun, na-authenticate mo na. At yun yung patunay at pruweba na yung mensahe na yun, hindi Photoshop, kundi legit. So, yun po yung proseso ng authentication. Para naman dun sa voice call message, isa lang po talaga yung panuntunan dito, yung pointer dito. Kailangan po, kung voice call message po yung na-recorded, kailangan may consent ng parehong party or lahat ng party dun sa recorded conversation. Otherwise po, wiretapping yun. Ang sabi po kasi ng ating anti-wiretapping law, para po maging katanggap-tanggap or admissible ang isang recorded conversation, kailangan po all parties to the communication, meaning ikaw na nagsasalita tsaka lahat ng tao na kasama dun sa recorded conversation, nagbigay kayo ng consent na yun at maririnig or makasama dun sa recording yung consent na binigay nyo. Kung hindi kasama yun, pwedeng i-deny na hindi siya nagbigay ng consent or pwedeng akusahan ka pa ng wiretapping. So, ingat po tayo sa paggamit or pagre-record ng mga phone conversations na yan, maski regular phone conversation or maski yung ginagamit yung Messenger or Viber, kung anumang applications yan, make sure lang na tatanungin mo dun sa kausap mo, recorded itong conversation na to, kung mapayag ka ba. Kailangan yung sagot na yun ay malinaw at recorded para magamit. At yung paano i-authenticate yung message, para yung recorded call na yun, pareho rin ang authentication ng mga messages. Kailangan lang patunayan kung anong ginamit na pang record, ano yung circumstances, bakit ni record, at tetestigo yung tao na nagpepresenta ng ebidensya para patunayan na authentic or legitimate yung recorded conversation na yun. So, CJ, sana nakatulong ako sa inyo. Ayan po ha, alalahanin niyo lang po yung mga small guide, yung basic guidelines po na yan tungkol sa electronic evidence. At admissible po siya, maaari po siyang gamitin na pamantayan sa lahat ng uri ng kaso. Sige, CJ. So, bago ako magpaalam ngayong hapon na to, imbitahin ko kayo next week po sa ating regular show. Huwag niyong kalimutan, 12 o'clock hanggang alauna ng hapon. Channel 224 ng Sky Cable sa Afford the Box digital TV sets at digital TV stations sa channels 22, 25, at 29 na syempre po mapapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio, Rajuna TV pa sa ating Facebook, YouTube page, at TikTok channel, Ang Buhay at Batas. Paki-search na lang po, like and subscribe para po mas marami po tayong abot at mas marami tayong matulungan. For now po, happy weekend po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod na abogado, ang abogado ng masa, ang abogado ninyo, si Attorney Carlo Nicolas, nagsasabing happy weekend at ingat po kayong lahat.